maybe you're nervous on how to do your online teaching because you don't know where to start. In this video, I'll be sharing to you the tools that I am using that can help you become effective in your online teaching. Are you ready? Let's talk. Hello mga chocolates and to our new viewers, welcome to ChockTalks. I am Chock and Cabo and I am a teacher. This is episode 4 of the Teachers Helping Teachers series. And if you're new to the channel, I suggest that you go back and watch episodes 1, 2, and 3. And I will put the link down in the description. Habang papalapit ng papalapit ang pasukan, pabilis ng pabilis ang kaba ng ating mga puso because we are bombarded with so many online seminars and webinars and kung anumang tawag niyo dyan at parang nalilito na tayo. In the previous episodes, lagi nating tinatanong, handa na ba tayo? At wala tayong malinaw na sagot. Anong petsa na? Anong gagawin mo? Ang DepEd ay naglabas ng dalawang klase or ilang series of surveys. Pero yung very recent na survey ay para sa mga magulang or guardians at yung isa naman ay para sa mga teachers. Basically, ang tinitignan doon sa survey na yun ay yung readiness natin sa new normal na papasok na school year. Sa mga teachers naman, ang nakuha ko halos dun sa survey ay ano yung kapasidad natin at yung level of confidence natin in doing this new normal of teaching, which is blended or online teaching. And habang sinasagot ko yun, from my end, feeling ko okay ako. At kung titignan ko yung buong picture at babalikan ko ang lahat ng mga teachers na nakilala ko sa iba't ibang bahagi ng bansa, medyo kinakabahan ako. To be honest, no? In terms of connectivity, may problema tayo dyan. In terms of the materials that they will be using, maaring may kakulangan ng marami sa mga teachers na katulad ko. And in this episodes, yan ang pag-uusapan natin. So, sa vlog na ito, isi-share ko lang sa inyo, dear teachers and even parents, kung ano yung mga tools na meron ako and paano ko minamaximize ang gamit ng mga ito para maging effective or should I say, mapadali yung magiging buhay ko pagpasok ng next school year. Ilan sa mga tanong na tanggap ko mula sa online world, unang tanong, kailangan ko ba ng condenser mic at yung may phantom power pa? Kailangan ko ba ng bonggang-bonggang mic kapag nag-online teaching na ako? Ano bang mic ginagamit mo, Chok? Question number 2. Chok, paano ka nag-edit ng videos mo? Anong app ang ginagamit mo or applications ang ginagamit mo in editing your videos? Question number 3. Kailangan ko bumili ba ng bagong cellphone, bagong laptop or desktop? Ano ba mga dapat kong bilhin bago magsimula yung pasukan? Number 4. Nasasagutin ko next episode kaya siguraduhin mong susundan mo ang vlog na ito. Ang tanong niya ay, saan mo nilalagay yung mga lessons mo? Meron ka bang pinag-a-uploadan nito? Pwede ba namin makopya? Or pag magpapasa na yung mga bata, saan nila ipapasa yung mga gawa nila? Am I going to use Facebook Messenger? O ano bang pwede kong gamitin para masiguradong mamonitor ko yung progress ng mga bata? Pag-uusapan natin yung next episode. Okay? So mag-focus muna tayo dun sa starter pack na hinihingi ng karamihan sa inyo. Ano yung mga gadgets or mga bagay na meron ako as I do my online teaching na sa tingin ko magagamit din ninyo. Let's start! Sa tanong na kailangan ko bang bumili ng mga bagong gadgets tulad ng cellphone, laptop, or desktop, or mic, or whatever. Kung malaki ang sweldo mo, bumili ka. Pero ang seryosong sagot dyan, dear teachers, ay hindi mo kailangang bumili ng mga bagong gadgets. And I will prove to you na with the basic tools that you have right now, pwedeng-pwede kang maging effective. Maaring sa tingin ninyo, ang dami kong ginagamit dito, no? Pero I will show you ano yung mga gadgets na meron ako na sa tingin ko, meron din kayo. Kung meron kayong idadagdag, hindi kayo gagastos ng aabutin sa 2,000 piso kung meron man kayong gustong idagdag na mga meron ako na pwede nyong gamitin. Okay? So, I'll be sharing to you all this stuff one by one. Starting with this one.
sisimulan natin sa mga pinaka-basic na bagay na meron ka dapat. Okay? Unang meron ako ay papel, notebook, okay? At mga ball pen. Meron ding gunting pag di mo na kaya. Okay, ball pen at papel. Dahil dito mo isusulat ang iyong mga ideas. Pero if you want to see a bigger picture ng mga plano mo, I suggest that you use ganito, yung idea board. Sa idea board, ang nilalagay ko ay, halimbawa, yung mga episodes ng vlog na gagawin ko sunod-sunod. Nakalagay yan sa post-it, tulad na nakikita nyo ngayon. Tapos, nakasulat na din dyan yung mga list of meetings, schedules, etc. No? Kapag nag-lesson na ako, ilalagay ko na dyan, ano yung lesson 1, lesson 2, sino yung ano ipapasa, paano gagawin, etc. Basta malinaw. Gusto ko na ma-organize siya kasi magulo kong tao. So, kailangan ko ng ganyang itsura para dyan ko ilalagay lahat at maayos siya. Another thing that you should have is, in your laptop, in your cellphone, you can sync the calendar. Okay, kung gumagamit kayo ng Google Calendar, mas okay. Highly recommended yan. Pero ibang vlog pa yun eh. But anyway, sasabihin ko na din. Pero kung wala, yung regular na table calendar tulad dito, nakita niyo yan, nakasulat dyan lahat. Kung halimbawa, nakasulat dyan, anong oras, anong mga gagawin. So, laging ganito yung tsura ng mga kalendaryo namin dito sa bahay. Dahil alam ng asawa kung gano'ng kagulo. Kaya sinusulat namin step by step kung ano yung dapat kong gawin, ano dapat bayaran. Lahat ng yan, okay? Pero magandang bagay, hindi ko mapakita sa cellphone, pero I'll try to project dito yung aking Google Calendar kung saan nakasulat din yung aking mga meetings, etc. Nakalagay lahat dyan. Okay? Bakit? Kasi gagamitin natin yan ng init. Gagamitin natin yan sa susunod nating episode. So I suggest you download Google Calendar on your phone or kung meron kayong Google account, yon. Okay? Mag-download na din kayo. I-activate nyo na yan. Next! Next thing that you have to have as a teacher is a decent laptop or a tablet na meron ka. Pero to be honest, I will recommend na sana meron kayong laptop. At importante na yung laptop natin ay updated yung Office, kung ano man ang ginagamit niyo, yung OS nito, para nang sa gayon, yung mga free apps online na pwede nyo ma-download na pag-uusapan natin next episode ay available at magagamit at mamamaximize ninyo. Can you comment down below ano yung klase ng laptop ang ginagamit niyo or tablet sa ginagamit niyo or cellphone na ginagamit niyo? Okay? Sige. So, laptop. Bakit laptop? Una, yung laptop may built-in camera at may built-in microphone na. So, if you will do online classes at meron kayong kailangang i-chat ng mga bata or mag-conduct ng online class or mag-record ng online class, pwede nang magamit yung laptop. So, hindi naman kinakailangan ng bonggang-bonggang camera. Number 5 that I have is my cellphone. Ano ba yung ginagamit ng cellphone ni Chok? I'm using currently an S8, Samsung S8 Plus. Okay? O, sabi nyo, ang yaman, ang ganda, luma na po yan. Okay, ilang taon na din ang telepono nito? Ilang taon na to, be? Hindi lang. Basta matagal na tong telepono na to. Meron na nga siyang barag sa harapan eh. But anyway, basic yung cellphone. Kailangan natin yung cellphone, okay? Kasi mahirap kapag wala. So, I will teach you also sa mga susunod nating episode how to use the cellphone in taking videos, okay? And how to upload them using your cellphones, okay? Kasi may nagtatanong, anong editing tool ang ginagamit ko sa cellphone? Babanggitin natin lahat yan sa susunod nating episode. So, ang dami ko sinasabi pero susunod pa ng episode, no? Pero, tandaan, yung mga basic na binibigay ko sa inyo ay kung ano lang yung meron tayo. And then I'll inform you later kung paano siya gagamitin. Sa cellphone, Chok, kailangan pa ba may tripod, may ganito, may ganyan. At this point, I'm using a small tripod na nabili ko many years ago. Nagsimula pa lang ako sa photography. So, ito yung lumang tripod. Papakita ko na lang sa inyo ngayon. So, aside from the tripod, I also use this mini tripod. Okay? Na nabili ko sa isang online shop na napakamura lang. So, nilalagay dito yung cellphone sa ibabaw. Sigurado ako nakakita na kayo nito. Kakakidrama ninyo, meron kayo nito sa buhay. Meron pa nga kayo nakasabit ngayon sa leg, no? Pero wag naman nyo kasi gumukha kayong galema or suma na may ganyan kayo habang nagkaklase kayo. Hello, guys. So, ganun. So, ganito. Tapos, hanap lang kayo ng magandang-gandang patungan. Okay? So, yan.
ano pa. Yun, kung wala, harap ng patungan. Mga libro, tagay mong sardina sa likod, patong mong cellphone mo. Importante yung angulo natin sa episode 2, binanggit ko yata yan. Dapat nasa gitna kayo. Okay, review nyo lang. Ito yung episode, ano, episode 2. Panoorin ninyo ulit. Okay? Sige. So, ang next question is, kung meron ka ng laptop, kung meron ka ng cellphone, Chok, kailangan ko bang bumili ng mamahaling condenser mic na may phantom power, yung may filter, yung parang pang-recording, para masigurado maganda yung tunog ko. Katulad ng binanggit ko in our previous episode, importante yung skill mo in speaking, and when you practice, you listen to the tone of your voice. Okay? Pero, kung gusto nyo malaman kung paano lumalabas yung audio ko or paano ko nirecord yung audio ko, I'm using an earphone. Basic earphone. Okay? Meron akong mic katulad nito, halimbawa. Okay? Yan. Kita nyo po yan. Yung mic na yan ay, hindi ko alam kung binayaran ko to kay Jom Alone Work Travel. Shout out to you. Pero itong camera na to, mga kaibigan, ang ginagawa nito ay kinakancel niya yung background noise kapag nagsasalita, kapag nakaharap sa'yo. So kung nakaharap dito, ito yung nagsasalita, ito yung mic, yung mga nandito hindi masyadong naririnig, nakakabawas, maganda yung tunog. Yung link kung saan ko ito nabili or magkano to ilalagay ko dyan. Tignan ninyo. Okay? Pero hindi ko ito nare-recommend. Kung kailangan nyo lang, kung gusto nyo lang ng epekto sa buhay, gusto nyo ng ganitong artihan, o di go. Pero, a decent earphone na ginagamit ninyo pag nagko-commute kayo, kapag nanonood kayo ng K-drama ninyo, okay? Kapag nakikinig kayo ng mga favorite music ninyo or nanonood kayo ng ChockTalks, okay? Pwedeng-pwede na po ito. Huwag nyo lang buhul-buhulin tulad ko. Pero katulad niya ngayon, kinagawa ko sa cellphone, nakasaksak lang po itong ganyan. Okay? Nakasaksak sa cellphone, tapos inilalagay ko lang yan dito sa harapan. Minsan sa ibabaw ng table, sa kaso ngayon, katulad na napanood nyo kahapon, at nung last episode, nandito siya sa mesa sa harapan ko. Para ito rin pumipick up kasi ayoko sanang magsalita ng nakaganito. Okay? Ayoko nang ganyan kasi para ako nag-recording. So, ayoko nung ganon. So, ginatanggal ko. Unless may kausap ako sa online. Okay? So, paano pag may kausap? So, ikakabit ko lang bang ganyan yan? Okay? Ang ginagawa ko pa po, aside dito, kasi pag dito masyado malakas yung bibig ko, meron akong earphone na walang mic. Tapos, itong earphone na to, nakakabit yan sa tinatawag kong splitter. O tinatawag nila. Ako talaga nagtawag. Tinatawag nilang splitter. So, ito po yung sinasaksak nyo sa laptop ninyo. Okay? Tapos, meron yung dalawang butas dyan para sa inyong dalawang earphone. Meron din ganito na pwedeng pagkabitan ng mic katulad nito, tapos earphone ninyo. Doon. So, kinakabit ko yan ganyan. Tapos, yung isa, ito po ay pinapawisan ka. Ito po ay inilalagay ko sa ibabaw ng laptop or sa lamesa. Tapos yung earphone ko na walang mic nakakabit sa tenga ko. Okay po. Para lang hindi malakas yung bunganga. Please, dear teachers, okay? Meron akong mga nakakausap online na may masamang bisyo gamit ang mga earphone nila. Kasi akala nila dahil malayo yung earphone, hindi sila naririnig. Sobrang naririnig na po kayo. May mga nakakausap po ako na kaganyan yung mga earphone. So, kamusta ka na? Matetegi ka na ba? Oxygen. Iba naman dito nilalagay. Wag po. Yung iba nga subo, pang ganun. Wag po ganyan. Okay? Hindi ako maarte, pero ikaw ba gusto mong matuto kapag ganito itsura ng teacher mo? Malapit kong ganyan. Okay, class. Pag-uusapan natin ngayon kung paano natin isa-save si Mother Earth. Ganyan. So, wag po ganyan. Okay? Gumamit ng matino. Ganyan, maririnig na po kayo. Kung meron po kayong mic na mas malayo, design siya para ma-pick up yung inyong mga tunog ng maayos. Sa kailangan nyo lang i-project ng maayos ang inyong mga boses. Okay? Pwede din kayong gumamit kung ayaw nyo talaga ng kitang-kita. May mga Bluetooth earphone po na murang-mura. Shout out MJ and Alvin Lau, MJ Montalvo na teacher ko. Gumagamit kami nito. So, Bluetooth naman nito. Dito lang siya. Okay? Ganyan siya. So, medyo may kaartehan din nalalaman. Bumukas tuloy. Connected. So, ganito po siya. Okay? Meron na din yan built-in mic. Okay? So, carry niyang marinig yung ano. Carry?
kaya niyang marinig yung boses ninyo. So, pwede din pong gumamit niya. Kung ano ang gusto niyong gamitin at saan kayo komportable, doon po kayo. Sabi nga ng ating mga kaibigang sex bomb, kung ano ang nasa puso niyo, sundin ninyo. Kung gusto niyong bilhin lahat to dahil pasaway din kayo tulad ko, bilhin niyo. Pero I bought everything, no, ng dahan-dahan kasi gusto ko subukan kung ano yung mas magiging effective sa akin. And at this point, ang pinaka-effective sa akin, earphone na nakagabit sa cellphone at nandito sa harapan ko at malinaw ako nakapagsasalita. Okay. Ang haba ng discussion natin, earphone pa lang yun. Next, at sa tingin ko, pinaka-importante ngayong panahon na to, unang-una sa basic need ng tao sa panahon ito ay sabay-sabay Wi-Fi connection. Hindi po ba? I understand that most parents, students, and even teachers are having a difficulty pagdating sa area na to. Yung iba, ginagamit natin mga phone, mga data lang ng telepono natin. And hindi yun tatagal talaga. And yun ang struggle. I know that some schools, for example, are giving their teachers yung Wi-Fi. Ano, nakalimutan ko ang tawag doon, pero ito, na worth 999 at niloloadan po ito. Pero nakabase din to, syempre, sa location ninyo, yung signal niyan, kung gano'ng kalakas. So, can you comment down below if you're using this or ano yung internet source ang ginagamit ninyo at paano, ano yung difficulty nararamdaman ninyo or na-experience ninyo habang yung unang data ninyo. Okay? Pero ako po, ang ginagamit ko ay PLDT na outdated na po. Phase out na daw po yan. So, we're planning to upgrade sa iba pang plan ng PLDT. Ito po yun. Yan yung mga pinagpipilian namin. Bibigay sa inyo yung mga prices. So, may ganitong price. At ganitong price. Ganitong price. At ganitong price. So, tignan po natin yung mga budget natin. Kaya nga sabi ko, wag nang bumili ng cellphone, ng laptop, ng earphone. Kung meron naman po akong i-recommend, magkaroon tayo ng maayos na internet. Kailangan na. Ang nag-comment na yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, mag-upgrade ka na ng internet. Sabi niya, sa sobrang dami nag-a-upgrade at nag-a-apply, hindi kami ma-accommodate. So, panawagan po sa mga internet providers dyan sa bansang ito, nabigyan niyo po kami ng magandang connection. Dahil may kakayahan naman po kayo talaga. Huwag niyo na po kaming tipirin at huwag niyo po kaming i-prepaid ng i-prepaid at kung ano-ano mga tipid bundles na naghihikahos at naghihingalo yung mga connection namin. Okay? Galit? Basically, yan lang po yung mga gadgets na ginagamit ko. Hindi ko ginawang komplikado kasi mahirap din para sa akin na magpalit-palit at mag-adjust-adjust. So, ang pinaka-importante po dito, tingin ko na dapat yung gawin ay komportable kayo kung ano yung mga meron kayo at isipan ninyo ng paraan paano nyo ito mamaximize yung use nito. Okay? Kaya nga dun sa first 3 episodes natin, ang naging focus talaga natin is to set up the base. Una, magkaroon ng maayos na lugar para malinaw ang boses, maging presentable sa pagharap sa mga estudyante. Sunod ay yung level of confidence natin in speaking in front of the camera kasi kahit anong gawin natin teachers, ang number one skill na titignan ng mga bata ay tayo. Tayo ang visual aids, tayo ang taga-deliver ng lesson, tayo ang taga-facilitate ng lesson. So, importante na unahin natin yung skills natin. Kaya nga binanggit ko, you have attended a lot of seminars and webinars, pero tingin ko, dear teachers, piliin nyo what works for you. Okay? Huwag kayong magpapadala sa dami ng mga ina-upload nila na dapat meron kang to, dapat ganito gamitin mo, dapat ganito, dapat ganyan. Huwag kayong ma-overwhelm doon. Tignan nyo kung ano yung komportable kayo at tingin nyo magagamit ninyo. Okay, here are some of my recommendations. Katulad ng bilang binanggit ko, learn now and choose what works for you. Okay, sa dami ng mga nakikita nyo online webinars, piliin ninyo kung anong tama at sakto sa panlasa ninyo bilang teacher. Huwag nyo pilitin, kasi alam ko mag-a-adjust tayo sa new normal, pero huwag nyo pilitin na makuha agad at huwag kayong mahihiyang magtanong. Dahil magagalit si Susan Roses. Pag hindi po alam, comment down below or go to ChockTalks
on Instagram, on Facebook, on Twitter, and ask questions. And I have a lot of friends who will help me answer them. Okay? Pipilitin ko po masagot lahat ng mga tanong ninyo. So please do comment and ask questions. Importante po that we continue to help our fellow teachers. Kaya huwag maghihiya magtanong. Okay? Number 2. Katulad ng binanggit ko last episode, episode 3. Practice, practice, practice. Okay? Kapag nakita nyo na yung komportable kayong gamitin, mag-practice po kayo. And then, panoorin ninyo yung ginawa ninyo or yung in-edit ninyong video, etc. At yung lessons ninyo para makita nyo po kung kayo yung bata, masasagot ko ba to? Ganun po. Okay, practice, 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 practice. Kailangan natin talaga yan. Samantalahin natin ang pagkakataon ito na mag-practice habang nakabakasyon tayong lahat. Dahil come pasukan, ayoko mataranta tayo. Okay? And shout out sa lahat ng mga teachers who are uploading videos like this para matulungan ang ating mga kapwa teachers. Thank you so much po. Next tip, number 3, or recommendation number 3. Tignan nyo na po yung mga existing materials na meron kayo. Your old lesson plan from last year. Yung mga modules ninyo, yung mga exams ninyo, yung mga libro ninyo, yung mga resources na meron na po kayo. Yung mga PowerPoint ninyo na meron na kayo. Ngayon po, na bakasyon, it's the best time to review them and align them with the new and updated curriculum set by the Department of Education. Ito po yun. Tignan ninyo kung saan sasuwak yung mga lesson ninyo. Okay? Pero yun nga ang tanong ninyo, anong gagamitin kong tools? Kaya nga, subscribe! Okay? Hit the notification bell para updated ka sa next episode natin sa episode 5. Okay po? So, hihinto na po ako dito sa part na to because the next part will be for next episode. So, if you're new to the channel, hit the notification bell, subscribe to the channel, and please, 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 do share this video to your friends, to our teachers, no, to our fellow teachers rather. Share this video para magtulungan po tayong lahat. Sa ating episode 5, pag-uusapan natin ano yung mga online tools and applications that you can use and download for free. Gusto mo yon? Gusto ko yon! So, maraming salamat po for watching. And again, share this video to your teacher friends. And maraming pong salamat. This is Chalk Talks. Just like what I always say, stay safe, stay home, and God bless everyone. Thank you for watching.